So guys, ito na naman tayo, panibagong content. Medyo natagal-tagal tayong nakapag-upload ulit. So, ayun, tamang-tama. Mag-i-start na ulit tayo. Pasensya na ako, medyo natagalan. Medyo busy lang si Papa Jade Vlogs. Bago ang lahat, pa-subscribe ako sa YouTube ko. So ayan, pati ang Facebook page. Ayan, maraming salamat. Siyempre, shoutout na pala muna sa number one and only ko na pinakamamahal. Ayan, Jaja. Jaja, my loves. Ang pag-uusapan nga pala natin ngayon sa fuel consumption. Itong ginagamit ko. Ayan, kasi sobrang traffic na ngayon. Napakamahal ng gas. Kaya yung mga naka-small bike tsaka kotse na pipilitan na sila gumamit ng big bike na expressway legal na siya. So ayun, racing, ayun o. Mas mabilis ka makaka-attend sa mga meeting o kaya sa trabaho. Ayun. Para mas time saving na rin siya, syempre mas makakabanding mo rin yung pamilya mo. Mahirap naman yun, puro trabaho lang, wala nang banding sa pamilya. So ayun nga yung pag-uusapan natin tungkol sa fuel consumption, paulit-ulit eh no. So ayun nga, topic natin yung 400 GT, yung fuel consumption niya. Ayan, kasi ang hirap naman pagka service road lang lagi yung ginagamit. So ayan, nasa Skyway ako ngayon, nagda-drive. Naka-touring mode nga pala ako para tipid. So ayun yung limit natin, 100 o kaya 80 lang, baka makauwi tayo. Iiyak talaga. Magkano din yun, sayang. Panggas na rin yung pang bayad sa fine. So o nga pala, huwag kalimutan mag-subscribe and click the bell button para sa mga bagong at mga bago at updated natin na mga videos. So ayun, bago ang lahat, introduce ko muna si F-Moto Lipa Batangas. Pag may mga gustong kumuha, so ito nga pala yung gamit natin sa F-Moto 400 GT. So bago ang lahat, pa-shell ko muna kayo dito sa branch. Ayan, meron kaming 150NK, 300NK. Ayan, ito nga pala yung sa loob namin. May mga helmet na binibenta. Siyempre, langis. Para one-stop shop na din. Shoutout nga pala kay Sir Jan Michael. Isa sa mga naging client namin yan, kumuha lang ng papeles. Ito nga pala yung 800 empty. 515-500 lang, di ba? Mura. Yan, sell export. Halos 400k lang. And then yung heritage namin, napakagaan. Napakamura lang sa 700cc. And then 650NK, 295. Naka TFT panel na po yan. Siyempre yung pang ano natin, 150NK, 136900, naka ABS na yan. Sumunod ang 300NK, 171900, biruin mo, 300cc, napakamura. So, pasyal tayo sa taas, yung mga display namin, 300SR, racing, waiting na lang tayo sa 450SR. Ayan, 650GT, napakamura, 335 lang. Shoutout nga pala kay Sir Gilbert. Nagbigay sa akin kasi ng tip pagdating sa pagdi-display. Kailangan kita daw pala yung ano, yung exhaust pagka sa mga display para mas maganda tignan, mas kaakit-akit. Sayang naman kasi ang ganda ng pagkakagawa ng exhaust ng mga NK natin. Nakatago siya, hindi siya nakalabas. Ayan nga pala yung display namin. Binanda. And then regarding pala sa presyo, ayan, pwedeng cash financing tsaka bank check. Ayun nga pala yung contact number ko. Huwag mahiyang magtanong, pwede rin Viber. So ito nga pala yung unit natin, napakaangas. Ayan, bagong ligo lang yan, diba? Naka 2-cylinder inline na siya, so hindi papahuli sa mga big bike. Lakas ang torque. Yeah, ang displacement natin, 400cc, hindi bitin, hindi pinilit. Sock na swak, and then yung bore stroke niya, hindi papahuli. Pagdating mo sa power, napakalakas din. Siyempre, inline to siya. And then yung torque niya, hindi mo rin papahuli. Pagdating naman sa fuel natin,
fuel capacity 19 liters, so hindi ka mabibitin kahit saan ka magpunta. So ayan yung bigat, 226 kilograms, so reasonable siya. And then front tire naka-stock, pati yung panlikod natin stock din yan. Ayan, naka-TFT panel na rin siya. Siyempre aerodynamic para racing. So ito, i-check natin yung gasolina. Sobrang mahal ngayon. Ayan, nagpagas na ako. Sana all. Ayan, so pinakita ko na rin kung gaano karami. Pinultan ko na para ma-monitor din natin kung ilan yung kakainin na gasolina. So sarado muna natin. And then, pakita ko sa inyo yung Odo. So, nagamit ko na siya from 0 may 1.4 kasi nagpagas ako. Medyo malayo yung pagas dito eh. Kasi mas mura. Pininit ko lang yung trip mode para makita natin eh. Naka-touring mode tayo and then sa trip 1.4 km. Ayan, makikita nyo. Nakalimutan ko kasi kung ilang litro yun eh. So, kinumpute ko muna kung magkano inabot. Ayan, calculator eh. Parang mali ah. So, ito na nga, ayun na nga. Yung binayad ko, 940. So, dinivide ko siya. Kasi naalala ko, na 76 yun eh. So, dinivide ko 76.95. Ayun lumabas, 12.2 liters. Ayun. Shoutout nga mula pala muna sa Barkada ko, si Chris. Nag-aaya, uminom na naman. Ayan, nakauwi na ako. Ayan yung gasolina ko. Full tank pa rin. Wow! Galing na botas. Tipid, diba? So, eto nga pala, pumantay na siya bago ko siya gasolinaan ng 940. So, ayun yung basehan ko para compute na kung ilan yung kilometer per liter. So, eto, chinek natin, 270.3 kilometers ang tinakbo. So, kukompute natin yan, maya-maya lang. Ayan, 270.3. So, eto nga pala yung before, yan. From 0 yan, naka 1.4 lang. And then yung after, naka 270.3. So, paano nga ba yung kilometer per liter? Ito na. 270 kilometers divided by 12.2 liters para makuha natin. 22.13. So, kasama na doon yung traffic. Traffic flow na nagpupuntahan natin. So, ayun lang muna guys. Maraming salamat. Sana napasaya ko kayo. And then, huwag kalimutan i-click yung notification bell and please subscribe. Sana mas magustuhan nyo and then masundan pa yung mga video na magagawa ko. So, ayun lang. Maraming salamat.